Langgam at sitipaklong, maganda ang panahon, mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Pagkatapos, lumakad na siya gaya ng dati. Naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Bandang umaga, kaibigan Langgam. Bate ni Tipaklong. Ay bigat ang iyong dala. Bakit ba wala ka ng ginawa kung hindi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga, mag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon, sagot ni Langgam. Tulad ka sa akin, kaibigan Langgam, wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso, tayo ay kumanta. Ikaw na lang, kaibigan Tipaklong, ako, sagot ni Langgam. Kaya nang sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay maghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay may makain pag sumama ang panahon. Lumipas ang araw, dumating ang tag-ulan, ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi pa rin. At dumating ang panahon, kumidlat, kumukulog, at lumakas ang hangin, kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom ang kawawang Tipaklong. Naalala niyang puntahan ang kaibigan si Langgam. Pas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso. Wala na ang dating sigla ng masayahing si Tipaklong. Pa ang aking kaibigan, wika ni Langgam. Tuloy ka at maupo. Bigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Saka mabilis na naghanda siya ng pagkain. Salamat, kaibigan Langgam, wika ni Tipaklong. Ngayon, ako naniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon. At mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigang si Langgam. Natuto siyang gumawa at natuto siyang mag-impok.